Na? Na piraso. Ah, bali yun, pick ko lagi. Kada ano kasi, kada breed ko, mag-iwan ako ng isang female. Ah. Oh, si Rampage lang talaga na naligaw na male. Oh, dahil nga doon sa pangyayari. Oh, dahil sa pangyayaring sakit-sakit. Umuti ka na siya. Okay. So, lahat nung kinip ko, so, ayan. So, lima ang female ngayon? Apat. 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 Oh. Dalawang male. Oh. Yung pero isa talagang gusto mo yun. Ito, story, muntik na kasi mamatay. Oh, yan. Talagang muntik mamatay. So, anim na sila ngayon. Anim na sila. So, yun. Pag sinerte-swerte, keep isa. Bumipiyok pa. Kasi pila, kasi wala ka ng lalagyan. Wala na akong lalagyan. Kailangan pag meron talagang lumabas na may expand. O, kailangan magpa-ano talaga, palaki-laki ng konti or dagdag ka ng cage. Ganun lang. Hindi pwedeng umintuwa kasi. Katulad nga sa ibon, di ba? Nakaka-addict. Kung ano meron, go ka lang ng go hanggang maabot mo yung pinakamagaganda. Eh, sa bully, lalo na sa bully. Ngayon, nagkaroon pa ng nano. Nano? Ano yung sabi ng nano? Yung sobrang liit. Liit. Oh, ang baba. Oo, ang baba. Pero ano sila, gumagalaw sila. Hindi sila yung parang yung nakatayo lang na gano'n. Gumagalaw? May, hindi, meron kasi nga. Saan sila nag-originate? Saan sila nag-originate? Sa bully rin eh. Okay. I mean, anong saang bansa? US. Sino nakapagpabuga nun? Ang unang-una kasi, US, kaya naging American bully. US. Okay. So, American bully naman sila lahat talaga. Pero, ang nagpabuga at ang alam ko, nagpabuga ng nano, China. Tsaka mga sobrang gagandang exotic. China. So, hindi na... Ang grabe kayo. Grabe yung China. Uh-huh. Ang gaganda talaga ng bully nila. Yes. Pero marami na naman dito sa actually, Pinas na... Hindi lang sa American bully. Halos... Oo. Ewan ko ba? Ang galing nila eh, no? Ang notion, China yan. Oo. Parang nandun na lahat ng mga hiwaga eh, no? Parang lahat. Karoon ng ano, na walang buto. Diba? Parang ganun. Pati ba naman aso? Diba? Grabe, no? Iba eh. Iba. Diba? Eh. Hindi naman lahat daya eh. Parang yung isang sa YouTube, yung bigas. Plastic pala yun. Oh. Pero curang bigas. Oh, diba? Parang sa isang anggulo, may negative. Pero may positive din sa isang anggulo. Oo. Nangunguna talaga sila. Nangunguna sila. Mga magagaling talaga. Magaling naman. Ano doon? Tsaka, ang mga breeder sa China, unlike dito sa mga breeder natin dito, mga breeder na kilala dito is sobrang big time na nagbubuli. Okay. Na merong mga China dogs saka galing America talaga na bullies. Pero makikita mo yung mga nasa China, pag vini-video nila, backyard lang. Diba? Pero kita mo naman yung production nila. Diba? Dito, naka-aircon, naka-tiles, spoiled talaga. Oh. Diba? China, pag nakita mo... Tsaka pag meron ka nun, yung mga... Diba? Doon, batting. Sila, mahusay sila magluto. Pero, near future, Pilipinas, lalaban yan, promise. Kasi marami na talaga ritong island-born na palaban na sa bully. Ang dami na talaga. Ang dami ng... female na magaganda. Okay. Male na malulupit. Yung tinatawag nilang lulutu-lutuin nila. Oo. Ano na lang kayo? Sa ibon project eh. Oo. Sa termino ng mga aso, lulutuin. Oo, lulutuin nyo. Binabalik, no? Binabalik din. Kaya shoutout sa mga nagbe-breed. Kilala nyo naman yung mga breeder na malulupit. Mag-collab na kayo para talunin nyo na yung child. Diba? Promise, pag nag-collab kayo, parehas maganda yung aso nyo, nag-collab kayo. Pag naglabas ng production, makikita nyo naman eh kung papalag na sa China diba? Bully. Why not? Tayo naman magparating sa kanila. Pwede naman, diba?
sila naman ang bumili sa atin, hindi tayo puro bili sa kanila. Sa ibon din eh, dati, nung mga panahon ng ganon, sila ang bili ng bili sa atin, ngayon tayo na bumili. Tayo bumibili. Diba? Puro import eh. Kaya, ano, kailangan din natin, ano, laro. Magkaisa sila. Magkaisa talaga. Yung mga may materialis na. May mga materialis na. Kung ako, may materialis ako na sobrang lupit. Hanapin ko yung malulupit talaga. Para lang maging shortcut. Para at least, tara. Kasi, collab na tayo. In reality dyan, yung iba magkaaway sila, you know? In reality competition. Lang. Competition talaga eh. So, yes. medyo ano talaga sila. May barrier talaga na nangyayari. Kailangan ganito. Lahat naman kasi ganun. So, yun lang talaga dapat kung gusto talaga nila. Tsaka, ngayon, lalo na ngayon, bully, bumaba. Sobra, may 15K, may 8K. Tapos, expect nila, ganyang kagagandang aso. Yung mga newbies, please lang, ipon na lang bago tayo mag-ano. Kasi bigla kayong mag-jump sa ganitong itsura ang gusto nyo. Pero napakababa ng budget. Ipunin nyo, mga ilang buwan lang, ilang ano lang, makakaipon kayo ng mga 50, 70. Gaganda na nun. Pero yung expect nyo sa 15K, talagang ano lang naman yun, malamala yun. Okay. So, wag natin, ako, kami, ang dami ko nakakausap na breeder din sa mga tropa. Ayaw namin basagin yung ano eh. Basagin yung trip nila, basagin nila yung trip namin. Kasi yung sa amin kasi, ayaw naman namin masira yung breed ng aso namin. Na ibababa mo ng ganung sobrang baba. Kasi dudamat na lang, Diyos ko, pagkain, vitamins lang. Yes. Kuryente, yes. Tubig. Oh, pagod. Pagod. Sa araw-araw. Vaccine, lahat yan. Biruin mo magkano yan sa isang tuta. Sige, banggitin mo lahat para marinig yung mga newbie. Oh, di ba? Diba? Mag-alaga. Mag-alaga kayo ng 15K na aso. Tapos, pagpambili nga ng aso, pinoproblema nyo. Paano pa pang-vaccine yan? Paano pa pang dog food niyan? Pag nasa inyo na yung aso. Deworm. Paano pa yung mga pang deworm niyan? Paano pa yung... Kung halimbawa, magkasakit yan. Sobrang madugo talaga yun. Oh, sa dog food pa lang eh, sa 15K na halaga eh. Kung ako magbibili ng aso, syempre, isipin ko pa rin yung, papakain ko rito. Yes. Hindi ko naman to pakainin lagi ng table food. Yes. Kasi syempre, bully yan. Pwede ba damo? kung pwede nga lang sana eh, no? Punta ka sa Balintawak, yung mga nalaglag. Oo, kunin mo. Hindi, kasi ano yung mo lang talaga. Ipon-ipon tayo, guys. Planis. Kasi, ano eh, although shoutout din sa mga nagbe-breed ng ganun ka, ano, believe din ako sa inyo na nai-out nyo yung bully nyo ng mabilis na 15K. Pero, yung gastos, hindi ko alam kung paano nila inano eh. Sa halaga ng aso. Yung ganong style, katulad ng napunta namin kahapon, super mass production ng python. Mm. Nagagawa nilang mababa. Why? Mass production sila. Oo, marami. As in! Unlike yung mag-breed ka lang, ilang breed ka sa isang taon. Mm. Hindi mo naman pwede sa isang taon pag-breedin mo yung dalawa hanggang tatlong. Magic? Diba? Diyos ko, tapos ibibenta mo ng 15. Hindi mo alam paano compute eh, no? Hindi ko alam kung paano nila, saan nila kinuha yung makakabawi sila sa 15K. Masundan ko yung sinasabi mo na yun, na parang, technically speaking, kung paggagamitin calculator, parang hindi mo talaga makakompute paano ko kikita eh. Oo. Ito, isang resultang nakikita ko kasi dyan, sabi ng ibang breeder. As of this moment pa rin, resulta pa rin to nung pandemic. Kasi nung pandemic, sabi ng ibang breeder, komo nga nasa bahay lang yung tao, lahat ng klase ng pet pumutok. Greenhead. Kumbaga, pumutok ba? Lahat benta, na nabibenta. Nangyari, yung ibang mga tao, wala na mga nabuhay. Kasi nga, ECQ, di ba? Nag-focus. Ang available nilang nasa bahay, nasa pandemic, mga tuta nga. Yun na, binaba nila. Focus sila. Kasi nga, ECQ, wala nga nabuhay. So, ibababa. Ang resulta, siyempre, ang presyo ng totoong aso ko is 100K. Oh. Pero ECQ ngayon, nakuha ko lang ng 20. Ang resulta, no, din na-breed niya na. Bebenta niya mababa. Yun bakit? 20 niya na nakuha eh.
Yun. Wala na siyang, wala na siyang thinking moment, na. Ang after this moment, March 2023, nangyayari yan. Kaya, kaya pala. Ang sa ibon, kaya ko kayang ipaliwanag. So, kailangan talaga, huwag kang magbaba ng presyo. Ngayon na, hindi yung pandemic ha. Ngayon, laruin nyo na lang yung mga breeders natin dyan. Ha. Kaya marami nagkukwit. Kasi nga, pwede ang dami na lumabas, na, eh. Pwede na lumabas. Ang dami na. Kaya naglabasan ngayon yung 15, presyong 80, quality 20, quality 15. Tsaka nagugulat ako. Resulta pa to eh, resulta pa to ng ECQ. Gugulat talaga ako, ewan ko ha. Pero, shout out. Ang galing nyo mag-manage. Maganda yung punto na yun. Ang galing nyo mag-manage. Paano nung, mo nga naman kukumpitin yung 15? Yung kinain lang nun. Diba? Diba, napaanak mo yung bully mo na 8. Bully mo 8, napaanak mo. Pinavet mo lahat yan. Pinadog food mo lahat yan. Pinadeworm mo lahat yan. Lahat-lahat gagawin mo yan. Ang ano ba, natural lagi? O automatic parang French? Hindi, ang ano kasi, ang exotic kasi, much better CS. Much better. Oo. Di, parang French din. Parang French din. Basta maliliit na. Huwag ka nang sumugal. Huwag ka nang sumugal kasi masasayang eh. Yes. Sayang talaga. Ay, isang tuta like lang magkano na. Jitsu. Oo. Like nila. Kasi talagang ito may hina. Ano to eh? Hingalin eh. Yun. So pag umiriyan ng ilan, baka baka maipit eh. Yung pinaragic mo no. Diba? Tapos ka isang tuwetang magkano. Pero lupa pa eh no. Ay, mayari ka talaga. Di sugal ka na sa biyak. Sugal ka sa biyak talaga. Oh, sabi mo sa newbie, pati biyak may bayad. Oh, magka CS pa lang nasa 14 to 18 kaya yata. Maabot ibig sabihin, yung ang pagkakabili nila doon sa tuta na 15 mil, ha? Oo. Yung CS pa lang yun. O, yan, para alam nila. Abono ko pa 3,000. Hindi, totoo yan. Real talk lang yan, ha? Huwag kayo magagalit, ha? Kasi, inano ko lang naman. Sinasabi ko lang naman, experience ko, ang dami kong aso kasi. Yo. So, ako naman, di naman ako lagi nagbe-breed. So, ako, ano lang, yung talagang pakonti-konti lang, huwag niyong masyadong gawing, ano, negosyo ka, paanakin nyo ng paanakin, tapos bebenta nyo ng 10,000, 8,000, tapos makikita nyo yung aso nyo, eh, gulagulanit na. Di ba? Nakakaawa. Meron akong, sino ba yung, isa kong na-vlog, yung merong klase ng seller, pinipili nila ang bebentahan nila. Hindi lang ang batayan nila, yung may pambayad yung buyer. Mm. Meron akong, sino ba yun, na-vlog ko, ang batayan nila para bitawa nila sa iyo ang yung kanilang pet na yon. Kailangan nila kung mahal mo kaya yung asong bibilin mo mismo. Dapat talaga ganoon eh. Hindi lang basta kumita sila. Oh. May ganoon na kung na-vlog sino ba yon, nakalimutan. Tama yun ha, tama yun. Kasi syempre. Ano ba mamahalin mo ba to o ano lang to? Trip mo lang. Trip mo lang. Baka pagdating sa inyo to, magmukhang payatot to. Oh. So far lahat naman na nakabili. Oh, so far naman lahat na nakabili ng mga aso namin is lahat mahal na mahal. Sobra lahat. Nasa loob ng bahay nila. Tutulog sa kama. Sa bahay. Actually, itong dalawa, kung si mama malakas pa, nasa baba lang yan. Nasa kwarto ko lang yan. Kaso nga lang talaga, si Ermats, kasi sabi ko nga sa'yo, pag nakawala yan dito, lahat ng babanggain yan, tutumba talaga. Sir, tutumba talaga. Sabi mo nga kanina, pamaya papakita natin sa video, diet pa yan. Diet pa yan. Diet yan. Summer. Dahil kaya, kaya ko dinayet yan mga yan. Summer, sobrang init. Okay. So, kailangan nila. Para sa mga nila, bago, ano bang point dun? Summer, mainit. Ano ngayon? Mainit, kailangan. Halimbawa, may kulungan kayo, kailangan alam nyo lahat ng mga, ano, mga kailangan pag sa heat stroke. Okay. Kasi, panin. Prone sila sa heat stroke eh. Prone. Oh, talagang reason. Dahil sobra silang hingalin. So na-choke, tapos talagang kailangan. Sa sayo wala pa namang wala. Okay. Wala. Sa iba meron. Sa iba ang dami. Okay. Nakakaawa. Talagang so to prevent anong mga ano dapat? To prevent kailangan may fan kayo na ayan, dalawa. Sa aircon. Tulad dito, fan. Dalawa. Laging pa siya yung tapos, ano ba yan? Pinapalay ba yan? Hindi, 24-7 yan. 24/7. So, ang ginagawa dyan, kung kaya nyo silang sprayan lagi sa mga paws nila, tsaka sa dibdib. Spray? Spray ng tubig. Tubig, okay.
much better. Siguro mga 3 to 4 3 to 4 hours interval. Tapos eto 'yan sa panahon ng mga summer yan. Summer yan, ha, summer. Grabe, no? Tapos kailangan lagi kayong may alcohol. Kasi pag na-heat stroke, 'yun yung ano eh, 'yun yung unang ini-spray sa ano nila po nila para alam ko para malamigan. Okay. Na para ay, kasi nga ano eh, mental lang ano. Oo. Parang oh, ganun. Tapos kay stroke na 'yun. Pag nakita mo na kasi makikita mo na na-heat stroke yan na parang tao rin na ano tas okay. Naglalaway na. So mangyayari, tatas 'yun, tas ano dito sa bahay. Pag nasa trabaho, pinapasuyo ko sa utol ko. Lalagyan niya ng bloke ng yelo, tigalawa. Lalo na pag mga 2 p.m. to 3 p.m. Lalagyan ng yelo yan. Nangatain nila yun. Oh, ikaw, Noel, lagyan mo yung sa atin. Ha? Nag-iisa na nga lang. Oo, ganun. Para, sobrang init kasi. Kaya, Kaya ginaganun na. May electric fan pa. May yelo pa. Yasan naman ang kapalit buhay niya. Oo naman, okay. Sobra. Kailangan natin. Yun. Lalagyan ng ano, yellow. Oh. Tapos electric fan. 24/7 ang electric fan ko rito. Walang patayan. Kasi, unless aircon. Unless yung mga naka-aircon, swerte talagang ano. Yung mga kennel kasi. Mga kennel na naka-aircon. Hindi malamig. Parang hindi summer. Yes. Hayahay ang buhay nila noon. Nung mga aso nila. Mga aso nandun. Oh, hopefully, mga pag sinerte ng breeding talaga, papa-aircon ko yung kabila. Para, yung plano naman namin. Para wala na yun. Ganun din, papatay. Walang electric fan. Walang electric fan. Ganun na lang. Ganun din. Tsaka, dyan na rin ako matutulog. Pero pares kumulo kay aircon, di ba? Mas na aircon ka, electric fan. Tadaktak pawis yung amo. Papalugi ka pa ba? Di ba? Malaga na kay aircon. Di ba? Okay, guys! Nakita ninyo, narinig ninyo yung mga tip, konting history, mga experience, yes. Mga karanasan na may kita pala. Tapos mayroong mga parang sabi sa English is blessing in disguise, may gano'n, ano? Katulad nun, no? Kita mo yun. Basta yung mga narinig nyo kanina mga history, ano? So, sa pagkakataong ito, sa last part natin, pababayaan natin ang ating Lodi na mag-shout out sa lahat ng kanyang mga gustong batiin, nilang batiin. Okay, shout out na tayo. Yeah. Shout out nga pala Rancho Bacula, Lucy Rosero, Riz, Taton, Sandy, Eman, Giants Unlimited and Giants Unlimited Kennel, Rosso Bullies, The Poop Squad, Boost Family, Turbs, Medal PJ, RGS Fam, Buddy Mike, Boss Pau, Jaron, Birthday Boy Lupido, Boss Ariel, Biba, JV, Pat, Insan Raven ang Baton Sampaloc Bullies, Ortiz Veterinary Clinic, Kuya Charlie, ang Golden Hands, thank you sa lahat ng mga inano mo sa amin, Sinut, Yanks Kebel Farm, Batang Norte, Delbros, Vince, Sunday's Best Brady, CJ and Ginger, Tropang, Puro Cellphone Big Boys, Julius, Nino, AJ, Fafa J. Sauce, Lawrence, Patrick, mga DJ friends ko, Leklek, J. Ron, EJ, and Brian. Shout out. Kayo. Kayo. Bacardi family, shout out sa mga boss ko and smart family. Thank you. Okay, ikaw anak. Shout out po sa lahat ng nanood hanggang dulo. Thank you. Kaya nga pala mga bullies ko rito sa rooftop. Lila Bullies, Rampage, and Demi. Sige, yan. Narinig yan. Sige. Yan, sino yan? Rampage. Yeah. Yan yung nakita natin, guys, kanina, na nakwento na pagkabuhay ka, kit ka. Yeah. Siya po yun. Okay. Tapos yan ang makapila, si Demi. Yan, nag-best Merle. Nandito ang best Merle, guys. Yeah. Maraming dinaan. Sana mag take. Ah, okay, mated siya. Mated siya ngayon. 24th day. Yo, 24th day siya. Yeah. Ano pangalan nung nung sire? Redman Rancho Bacula Bullies. Redman. Shout out mo yung may-ari nung sire. Redman ng Rancho Bacula Bullies. Bro Lucy, sana makaluto na tayo ng malupet. Love you. No. Meron ka bang gustong batiin mga naman?
mga bowlers naman, basketball. Ah, lahat ng mga ano diyan, mga ka-teammate ko sa Millennials. Magkita-kita naman tayo, tsaka magpapaliga na siguro 'to. Maghahanap na tayo ng court. Yeah. Kita-kita tayo sa court ulit. Nga pala, Lila Bullies. Okay guys, nakita nyo, narinig nyo, mga tip. Little bit of history, mga technique, mga pag-aalaga, especially sa mga nanood na mga bago-bago sa pag-aalaga ng mga bullies. Na hopefully, ako nga natuto eh, no? Natuto ko, I believe yung mga nanood dyan, sabi nga ng anak natin dyan, yung nanood ang gandulo. Thank you. Grado, natuto tayo. Okay, hanggang dito. Bago tayo matapos, pag umabot tayo ng 2,000 subscriber, meron tayong 6 na ibon na ipamimigay sa Pinapol at MBRC. Muli po, maraming salamat po. We'll be right back.